Matapos na rin siya mag-retouch, nang lababas ito at naghugas ng kamay. "Oh, you must be Pamela Buenafair, right?" Sabi nito sa kanya. "Huh? Oh, yes, I am. How do you know me?" Magalang niyang sabi dito. "Of course, I know you. Hindi ka naman kasi simpleng taas sa mundo ng business. I am glad to meet you. By the way, I'm Steffi Montes, one of the representatives of Drag Night Company." Pakilala pa nito sa kanya. Bahagya pa siyang natigilan dahil sa narinig niyang pangalan ng kumpanya nito. Alam niya ang kumpanya na iyon dahil isa iyon sa sikat na kumpanya sa ibang bansa at ngayon narito na ito sa Pilipinas maging ang babaeng ito. "Oh, I was surprised. I did not know that there is a person that from a well-known company would come here." Sabi niya rito. "I know, and of course, I know too about your situation. We already talked before at the telephone before, and we had a video call. Sadly, you lose your self-memory, and you did not remember me. But it doesn't change the fact I'm here to have a collaboration at your company, and also as one of your investors." Nakangiting sabi nito sa kanya. Napangiti na lamang siya dito dahil sa paraan nito ng pagsasalita, ay talaga niya nga yata nag-usap na sila, noong hindi pa nawawala ang kanyang alaala. "I'm confused. But I'm glad that you remember me and thank you for investing in our company." Nakangiting sabi niya dito. "Wala yun. So mauna na ako ah. Magkita na lang tayo mamaya." Paalam nito at nauna nang lumabas sa kanya. Napangiti na lang siya. Saka lumabas na nila tinungong conference room kung saan tinuro iyon ni James kanina sa kanya. Habang naglalakad siya may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi niya alam pero tila naging balisa siya sa hindi malamang dahilan. Bumuga siya ng malalim na hininga at pumasok na sa conference room. Pagkapasok, nakita niyang marami pang nakaupo at tila may hinihintay. Naisa na rin siya. Sinalubong siya ni James at giniya patungo sa kanyang upuan. Maraming bumabati sa kanya at kinamusta ang kanya naging kalagayan. Dahil nakarang linggo lang nilalamayan pa siya ng mga ito na hindi alam buhay pa pala siya. Nagpasalamat naman siya sa mga pangungumusta ng mga ito at naman niyang bukas sa may isip nito para sa kanya. "So, I think we are complete now. As you know, even if you can't see me often here at the company, I'm still the chairman of the board. Now I will introduce our new CEO and president of this company. The new CEO will be my daughter, Pamela Buenafe McDavid, and the president is my son-in-law, James McDavid." Pakilala ng kanyang ama sa kanila. Tumayo ang lahat para palakpakan sila. Nangumiti sa mga ito at kumaway. Masaya mga ito para sa kanila at binabati sila mag-asawa. "Thank you everyone," sabi ni James sa lahat at yumuko sa mga ito. "Congratulations to the both of you. Now I want all of you to welcome our new investors from Drag Night International Company," sabi ng ama ni Pamela. Kasunod doon ang pagbukas ng pinto. Pumasok mula doon ang isang babae na nakilala niya sa restroom. Kumaway ito sa lahat. Maya-maya hindi pumasok ang isang lalaki na naging dahilan para matigilan siya at mas lalo pa siyang hindi makapaniwala. Na makita pa ang isang lalaki na huling pumasok. Hindi walis ang kanyang tingin sa mga ito at pakiramdam niya. Lulunurin siya ng kanyang pag-iisip. "Thank you for welcoming us. By the way, I'm Steffi Montes, the accounting manager of Drag Night Company, and they are my boss." Pakilala nito sa sarili at bumaling sa dalawang lalaki na katabi nito. "Hello everyone, I am Chad Brel Alejandro, the president of Drag Night Company." Pakilala pa nito. Napatingin pa to kay Pamela at bahagyang kumindot sa kanya. Nabaring naman ang kanyang tingin sa katabi nito na seryoso lamang din ang tingin. "I am Rafael McDavid, the chairman of Drag Night Company. I'm happy to work with you guys," sabi nito at napangisi sa lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Pamela sa nakikita at nalaman niya ngayon. Hindi niya aakalain na si Raf ang kanila magiging bagong investors. Ngunit bukod sa kaalaman na lahat may isa pang di makapaniwala bukod kay Pamela, yon ay si James na siyang pinsan ni Raf. Hindi ito makapaniwala sa nakikita, lalo nang makita itong muli. Matapos ipakilala ng kanyang ama ang mga bagong investors ng kanilang kumpanya, nagsimula na silang magpaliwanag tungkol sa kalakaran ng kanilang kumpanya. Ang ama niya nagpapaliwanag sa lahat, maging si James ay nagsasalita rin upang ipaintindi sa mga itong lahat. Habang nagsasalita mga ito, hindi niya maalis ang tingin kay Raf. Nagwangamat kahit nagsasalita din ito, baga itong napasilap sa kanya. Hindi niya pa rin nakakalain na ito magiging bago nilang makakasama sa kumpanya. Sa tuwing magsasalita siya, hindi siya masyado maayos magsalita dahil nga sa kanyang pagkagulat at napapansin din niyo ng ilan. Subalit inintindi rin siya dahil nga sa kanyang kalagayan. Matapos ang kanilang meeting, bumalik na sa kanika niyang trabaho ang mga ito.
Naiwan sila ng kanyang ama at si Naraf para personal na makausap. James, you didn't tell me that you have a cousin. If Brad did not tell me that he wants to invest in our company, I will never know that you have a cousin. Nakangiting sabi ng kanyang ama habang nakatingin ngayon kay Raf at James. Maybe he did not tell you about it because he doesn't know that I'm here at the Philippines. We're both young when we parted before. Narinig naman niyang paliwanag ni Raf. Oh, is that so? Well, I'm still thankful that you chose our company, Mr. McDavid, sabi ng kanyang ama. Ngumiti lang si Raf sa ama ni Pamela. Well, Pamela, I'm sorry that I did not tell you about this. I want to surprise you. That's why we did not mention this to you. Maya-maya sabi ni Bryle kay Pamela. Napatingin naman si Bryle kay Pamela at malamang ito na magpapaliwanag sa kanya. Imbes na si Raf dahil siguradong ayaw ni Raf na malaman ni James na may connection silang dalawa. Oh yeah, I'm really surprised but I'm thankful that you chose us. Nakangiting sambit ni Pamela. He also did not want to tell you about it, kaya inidium ka na lang din. Dagdag pa ng kanyang ama. I hope you can work with it. I need to go first. Sabi niya sa mga ito at tumayo na. Hindi na niya hinintay pa magsalita ang mga ito. Mabilis siyang lumabas sa conference room. Nang makalabas siya ay napabuga siya ng malalim na hininga at napapikit. Hindi pa rin siya makapaniwalang nandito nga ang mga ito. Ngunit nahuhulaan na rin niya kung bakit ang kumpanya nila ang napili na mga ito. Nasisiguro niyang gagamitin ito ang kumpanya laban kina Albert. Nais man niyang matuwang nandito ang mga ito subalit ayaw rin niyang mapahamak ang kumpanya na pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Kaya balak niyang kausapin si Raf kung ano ba talaga ang plano nito. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Tinawag ang kanyang secretary. Yes, ma'am. I want you to bring Mr. Rafael here. Sabi niya dito. Oh, yung gwapong bagong investor natin? Nakangiti nitong sabi. Napataas kilin naman siya at sa kanyang narinig mula dito. Pero ayaw naman niya mag-isip ng kung ano-ano kapag sinita niya pa ito. Napatungon lamang siya dito. Tsaka ito naglakad patungo sa pinto. Subalit hindi pa man ito nakakalabas, bumukas iyon. Pumasok ang isang taong nais niya makausap. Natigilan naman ang sekretary niya nang makita ko. I need to talk to our CEO. Sabi nito sa sekretarya. Napatulala ito at dandang tinuro ang kinaroroonan ni Pamela na natigilan din na makita ito. Oh, can you leave us alone? Sabi pa ni Raf dito. Napangiti naman ito at napatangot saka lumabas. Na makalabas na ito ay nakita ni Pamela kung paano nilak ni Raf ang pinto tsaka dandang lumapit sa kanya. Napatingin pa to sa paligid at bahagyang napatango-tango. Nice office. We really have the same taste. Puna ni Raf. What's the meaning of this? Why are you here? Kurot noon niyang tanong dito. Napangiti naman si Raf. Naglakad pabalapit sa mesa ni Pamela tsaka sumandal doon habang nakatingin sa kanya. Napaangat naman ang tingin ni Pamela kay Raf at seryoso pa rin nakatingin dito. Of course, because I want to be close to you. I told you I will do anything just to be with you. Sabi sa kanya ni Raf. Natawa naman si Pamela. Hindi alam kung paniniwalaan ba niyang sinasabi nito. Really? Or you really want to use me for your own greed? You told me about Albert and I think you will use my family against him. Mariing sabi ni Pamela dito. Napatitig si Raf sa kanya matapos yung sabihin ni Pamela. Hindi kasi niya inaasahan na ganun ang marinig niya kay Pamela. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi nakasagot si Pamela dahil sa sinabi ni Raf at tila ba hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi kanina. I'm doing this because I want to protect you. Okay? You can say that it's also because of Albert but it's not what you think. I am not using you or your family for my own greed. Kahit hindi tayo nagkakilala at di kami magiging bagong investors ng kumpanya ninyo, magtatagpo pa rin tayo dahil konektado tayo. Ngunit nasisiguro ko rin na kung nagkita tayo sa ibang pagkakataon, hindi ganitong mararamdaman ko sa'yo. Pero dahil unang tagpo pa lang natin, iba na ang naramdaman natin at yun ang pinanghahawakan ko. Paliwanag ni Raf kay Pamela. Naparunok si Pamela matapos yun sabihin ni Raf. Umiwas siya ng tingin dito ngunit tinawakan ni Raf ang kanyang mukha at iniharap muli sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nandito ako para maging kakampi mo, hindi para maging kaaway mo o gagamit sa'yo. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo at ipaglalaban ko iyon dahil alam kong may laban ako dyan sa puso mo. Seryosong sabi ni Raf habang nakatingin sa mga mata ni Pamela. Hindi naman maintindihan ni Pamela ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya anumang oras mapapaluha siya dahil sa mga sinabing yun ni Raf. Maya-maya naramdaman niyang hinahaplos ito ang kanyang pisngi.
For now, let's pretend that this is our first meet. We will work this and trust us. Nakangiting sabi pa ni Raph sa kanya. Napabuntuhan niya si Pamela. Tila nauunawa na sinasabi ni Raph. At saka napangiti dito. Alright, I'm sorry. It's just, I still cannot believe that you're here. Tanging sabi ni Raph. I told you, we will meet each other again. I have ways to reach you. Nakangising sabi pa ni Raph. Ang kalinang kamay na humahaplos sa kanyang pisngi at nasa labi niya. Marangin na haplos ang daliri ni Raph ang labi ni Pamela. I really miss the soft lip of yours. Can I kiss it? Saad ni Raph. Naparunok si Pamela at bago pa siya makasagot, lumapit ang mukha nito sa kanya at tinalikan siya. Naging banayad ang halik na iyon para sa kanilang dalawa at tila banayad silang maramdaman ng isang bagay na paulit-ulit nilang nararamdaman sa isa't isa. Nang makapasok na si Raph sa opisina ni Pamela, dumiretso si Brad sa opisina ni James na sumunod lumabas kanina sa conference room matapos lumabas si Pamela. Nakita niya pa sa labas ng opisina ni James kung saan naroroon ang table ng sekretary nito. Lumapit siya rito at sinalubong niya ang ngiti nito. Hello, Miss Beautiful. I just want us to talk to your boss. Boss, James. I have something to discuss with him about the investment. Sabi niya sa sekretary nito na bahagyang napatulala sa kanya habang nakatingin. Miss? Tawag niya dito. Natauhan naman to at aligagang tumayo upang puntahan ng kanyang amo. Sandali lang, sir. Sabi nito at bahagyang kumatok sa pinto, tsaka pumasok. Hindi na niya narinig ang sinabi nito kay James at maya-maya rin, lumabas na ito. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Pwede na po kayong pumasok, sir. Sabi nito sa kanya. Thank you. Nakangiting tugon niya dito at pumasok na sa loob. Pagkapasok niya, nakita niya agad ang seryosong mukha ni James. Natawa naman siya sa naging reaksyon nito. What kind of face is that, James? I thought you will be happy seeing us again. Sabi niya tatatawang lumapit sa upuan, katabi ng mesa ni James. Bakit ito pa ang napiling niyong pasukin? Seryoso niyang tanong dito. Why not? This company is one of the largest company in this country and we really plan to invest here since we are still at Canada. Saka lang naman namin nalaman na nagtatrabaho ka dito matapos namin magkapirmahan ni Mr. Benefe, kaya talagang magkikita tayo dito. Pahayag pa ni Bryle. Natawa naman si James sa sinabi nga ni Bryle. Hindi siya ganun kabobo para mapaniwala agad siya sa mga sinasabi nito. Nasisiguro kung hindi yun ang dahilan kung bakit kayo nandito. Tungkol ba ito kay Albert o sa asawa ko kay Pamela? Sabi niya rito at naging seryoso sa kanyang huling sinabi. Nakita niyang tila nagulat pa ito sa kanyang sinabi at muling natawa. Oh, mukhang may alam ka kay Albert at posible nga na siyang dahilan. Ngunit paano naman nasali si Pamela? Saad ni Bryle. Dahil alam kong si Rafael na nagligtas kay Pamela, nasisiguro kong isa sa dahilan ni Pamela kung bakit kayo nandito. Kaya gusto kong malaman anong meron sa kanila ng asawa ko. Mariing sabi ni James kay Bryle. Napangisi naman si Bryle at napadikwatro pa ng upo habang nakatingin ngayon kay James sa tila ng aasar. Matagal siya bago sumagot dahil tinitingnan pa niya ang nakakatawang reaksyon ni James. Paano mo naman nasabi na si Rafael ang nagligtas sa'yo? Dahil nandito ko. At dahil nandito ko, posibleng siya nga ang nagligtas kay Pamela. Come on, James. Masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano. Bakit? Naramdaman mo na ba ang mga bagay na pinaramdam mo sa kanya noong sandaling niloloko mo siya? Nakangising sabi ni Bryle. Biglang naihampas sa James ang kanyang kamay sa mesa at napatayo dahil sa sinabing yun ni Bryle. Naramdaman naman ni Bryle ang galit mula kay James, ngunit wala siya maramdamang takot dito. Mas gusto pa nga niya ipamukha sa lahat dito ang pagkakamaling sinaktan nito sa Pamela. You know the word karma? You will face the worst than karma, James. Alin kaya sa mga itong mawawala sa'yo kapag bumalik ang alaala niya? Posisyon sa kumpanya? O si Pamela? O baka naman pareho? Nakangising sabi ni Bryle at bahagyang tumayo. You really have the guts to tell that to me? Mariing sabi ni James. Yes, of course. Do you want to know where we met, Pamela? Saad ni Bryle habang dinalis ang isi dito. That was the night when you are with Vera. She saw you and got hurt. Do you want to know what she was saw that night, huh? Sabi ni Bryle at naging seryoso ang kanyang tingin. Di naman alam ni James kung nais ibang marinig ang sasabihin nito dahil pakiramdam niya talagang masasaktan siya, lalo na pagdating sa nararamdaman ni Pamela. Shut up and fucking get out. Tanging sabi niya at tumalikod na kay Bryle. Natawa naman si Bryle sa ginawa nito. That night, she saw you having sex at Vera in the beach. She cried and that was the first she met Rafael.
Rafael did not know that you are Pamela's husband, but he always saw what Pamela's witnessed. He got pity on her and he thought that was the last time they met. But we accidentally met her at the bar and we approached them and became close to each other. Of course, more than that. Nakangising sabi ni Bral kay James habang nakatalikod sa kanya. Ngunit nakita niya kung paano naikuyom ang kamay nito, kaya napapailing siya. Now you realize how important she is, but sad to say you're not the only one who will fight her heart. That's a saddest thing, and you are karma. Nakangising sabi pa ni Bral. Matapos niyang sabihin ng mga iyon, naglakad na siya palabas. Tila nagawa niyang kanyang trabaho. Ngunit alam niya rin sa kanyang sarili kung gaano siya naapektuhan sa nararamdaman ni Pamela. Lalo na nung sinabi ni Alice sa kanya ang lahat. Kaya wala siyang tuto na tulungan si Raph para kay Pamela. Gagawin niyang lahat para sa dalawang iyon. Naiwan naman si James na biglang napasuntok sa pader. Tila ba isinampal ni Bell sa kanyang lahat ng pagkakamaling na gawa niya kay Pamela? Tila ba hindi sapat ang paunti-unting pagbabago niya para dito? Sa dami ng kasalanan niya dito, hindi siya halos makapag-isip ng maayos at di alam ko anong gagawin. Habang nasa isang lugar sila paminsan-minsan, nagkikita ng palihim si Pamela at Raph sa kumpanya. Kahit palihim pa sila nagkikita, nakikita rin ni James iyon. Pero wala siyang boses para magsalita sa kung anong ginagawa ng dalawa. Di rin nakaligtas kay Vera ang balitang isa si Raph sa bagong investors ng kumpanya ni na Pamela at talagang hindi siya makapaniwala na biglaan ang paglitaw nito kahit alam niyang posibleng makikita nila ito. Kaya naman nasisiguro din niyang alam na yun ni Albert. Tatlong araw ang lumipas. Naging tahimik ang mga buhay nila at naging abala sa trabaho. Si Alice pinabalik muna sa Canada ng kanyang ama para asikasoy ng trabahong iniwan nito. Pero babalik din to para samahan si Pamela sa laban nito. Kahit nagtatrabaho si na Pamela, bukod sa palihim sila nagkikita sa opisina, may pagkakataon din nagkikita sila sa labas ng sila lamang dalawa. Kaya naman nakikita rin sila ni Vera na bahagyang sinusundan nito para malaman kung ano bang meron sa kanilang dalawa. Hindi rin yon lingid sa kalaman ni James dahil sinasabi rin ni Vera iyon dito. Bakit kailangan pumunta ka pa dito? Sabi ni James habang kausap si Vera sa phone. Nalaman niyang pupunta sa kumpanya nila ang babae. Di niya alam kung ano bang balak nito. Well, I have an appointment with my cousin, so I want to talk to him. Mataray na sabi niya. If it's a personal matter, don't talk to him here. Talk to him somewhere else. Seryosong sabi ni James dito. Narinig niyang napasinghal si Vera matapos marinig ang kanyang sinabi. Wala kang pakialam ko anong gagawin ko. Mataray na sabi ni Vera at binabaan siya ng tawag. Napabuntuhan niya si James dahil talagang wala siya magagawa kung ano man ang gusto nitong gawin. Maya-maya napatingin siya sa taong pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, may mga media sa labas ng building. Sabi nito sa kanya. Napakunot noo si James. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po alam, pero nasisiguro ko pong may kinalaman dito. Sabi nito at lumapit. Nilapag nito ang isang magazine at napatingin siya dito. Agad niya nakita ang mukha ni Pamela at Vera, ngunit naagaw ang pansin niya sa nakasulat na caption nito. Vera betrayed her best friend, Pamela Buenafe. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya matapos mabasa iyon. Binasa niya pang ilang nakasulat sa ibaba na lalong kinagulat niya, lalo pat nakita niya roon ang pangalan niya. Sinasabi doon kung paano siya inago ni Vera mula kay Pamela. Nakita niya pang may litrato sila ni Vera na magkasama at magkahawak kamay pa. Matapos niyang mabasa iyon, bigla niya itong tinapon sa sahig na ikinagulat ang sekretary niya. Itapon mo yan. Seryoso niyang sabi dito at kinuha ang phone niya. Sinubukan niyang tawagan si Vera, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag, kaya wala siya nagawa kundi ang tumayo at salubungin ito kung sakaling tumuloy nga ito.